Ala, sabi ni Brad Pitt, si Onel Brad Pitt 28, kaya ayaw makipag-meeting ng Bureau of Animals kasi kapag nag-rabies free na Pilipinas, mababawasan kurakot nila sa vaccine. Naku, naku, napakalaking akusasyon yan, ha, Sir Brad Pitt. Pero alam niyo, totoo niyan, ang laki ng gastos ng Pilipinas pagdating sa mga vaccines, ang laki ng kita ng mga rabies vaccine manufacturers, pati na rin yung mga related mga services, yung mga veterinarians, dahil dun sa rabies problem natin dito. And maaaring may katotohanan yan, sinasabi ni Sir Brad Pitt, we don't know, I don't have any first-hand idea mula doon sa kung may nangungurakot man at nag-benefit from proliferation ng rabies sa Pilipinas. No? Baka ewan natin, baka laki ng budget dyan. No? Alam ko nung una, 100 million ang budget nila for Rabies Free Philippines 2020. Wala naman nangyari dun sa 100 million. Ewan ko lang. Oh. Siguro, ano. Kasi ito, no, bibili sila ng mga bakuna. Papabakunahan nila dun sa mga city vets, municipal vets, yung mga bakuna na yon. Ang mga nagpapabakuna lang naman, like nung ginagawa namin dito, nagbo-volunteer ako dati sa munisipyo ng Angono sa mga rabies drive. Ang mga nagpapabakuna, yung mga dog owners naman sa mga subdivisions, alam niyo, yung mga may kaya naman, pwede naman magbumili ng anti-rabies vaccine sa mga veterinarian, pwede naman sila magpa-vet. Pero sila, yung mga nakapila doon, no? Sorry, no? Hindi ko naman kayo gustong i-offend. Pero imbis na yung mga stray dogs ang pagkagastusan or alisin, alam niyo, napupunta lang doon sa mga hindi naman kailangan, 'di ba? Pwede naman sila magpabakuna naman sa may bayad. Pero yung mga stray dogs na ano na kailangan ng bakuna na 'yon, hindi naman mahuli-huli. Hindi naman makapunta doon. Tapos after one year, kung mauli man, after one year, kailangan bakunahan. Wala na, hindi man makukuha yan. Alam na niya, nauuliin siya. Tumatakbol na kung saan-saan. Pagka may dumating ng mga taga-munisipyo, may anti-rabies drive, alam na nila yan. Wala na yan. Maripas na yan sa kabilang barangay. So, it's a failure talaga yung anti-rabies drive natin. Rabies Free Philippines 2020 is obviously a failure because it's already 2023 at ang dami pa rin namamatay sa rabies sa Pilipinas. Ayun eh, ang totoo naman talaga niya, marami nangungurakot sa gobyerno. Hindi naman natin yan dinidiscount, hindi naman natin yan dinadownplay, pero wala tayong first-hand information tungkol dyan. Ayan lang, yun nga ang problema. Ang dami kasing imbis na gawin yung tama, no, pati yung mga politika, hindi nila gagawin yan kasi baka may ma-hurt silang mga feelings ng mga botante nila na hindi na boboto sa kanila, baka hindi na sila maboto sa susunod na election. So, ang daming considerations eh. Akin lang talaga, gusto ko lang talaga mawala sana yung rabies sa Pilipinas kasi ang daming ang namamatay. Foreigners na ano, nakita natin, may foreigner na dun sa isang video ko. And natatakot sila. It also affects tourism sa Pilipinas. Naapektuhan ang drives din ng Department of Tourism kung ganyan tayo kahina sa pag-control ng rabies at iba pang mga sakit sa Pilipinas, na pwede naman, kayang-kaya naman sana. Ang dami nating matatalinong tao at meron naman tayong maayos na mga batas, pero hindi natutupad. Naapektuhan yung turismo. Siyempre, kung pupunta ka nga naman sa Pilipinas versus papasyal ka na lang sa Japan na rabies-free or papasyal ka sa ibang mga countries na rabies-free, 'di ba, kung pareho rin naman ang mapupunta mo, may mga beaches din naman, may mga magaganda ring kultura and friendly people, doon ka na lang sa mga countries na rabies free kaysa sa Pilipinas na ang daming ang may mga stray dogs na may mga rabies at namamatay sa rabies sa Pilipinas. Ano ba, apektado tayo diyan eh? Pati syempre yung pride natin, no? Yung alam mo yun, pagka your country is so many dogs with rabies, ayan, hindi nga tayo makapag-export ng aso sa Australia at saka sa may ibang mga bansa na rabies free or ibang mga bansa na controlled na nila ang rabies. Hindi tayo makapag-export ng ganong-ganong kasi na hihinto sa hindi nila tatanggapin yung mga aso mula sa Pilipinas, kaya apektado din yung pagninegosyo natin. Ayan. Whew.